Hello, hello, good morning. Nawala na ang sumpa. Pwede na akong mag-live sa TikTok ulit. Ayan, hello, hello. Pakishare naman ang live. At nang tayo, dahil hindi po nakikita sa newsfeed ang aking live, the only way we can reach audience is if you're going to share. Ayan. Hello, hello. Teka lang, mag-share lang ako, ha? Pasensya na sa mga nag-message kagabi, no? Kasi, naghahanap kayo ng live kagabi. Eh, ano nga, nasa party ako, nasa birthday ako ng nanay ko. So, kaya hindi ako nakapag-live kagabi. Medyo busy ako ngayong weekend kasi madaming ganap. Hi, Kuya Elmer. Hello, hello. Good morning. Ayan. May mga, ano pa ba, tulog pa yata ang mga tao dahil Sunday, ano? Tulog pa yata. Ayan. Hello, Yellow Slayer. Hello, Miss Mally. Hello, hello. Ayan. Sino to? Teka. Teka lang, ah. Tagal mo wala, Miss Jo, sabi ni Mali. Eh, grabe siya. Isang gabi lang ako wala. Isang gabi lang po ako nawala. Isang gabi lang po ako hindi nakapag-live. Ayan. Hi, Kuya Anthony. Parang tahimik yung mundo ngayon, ano? Although, merong kumakalat na parang, ano, no, mga statement of support on private first class Canlog. Dahil nga dun sa nangyaring, yung sa ginawa nga ni Raffy Tulfo 3 years ago. Doon kay private first class Canlog. Ayun. Nakakaloka kasi it's gaining traction and more military men are becoming vocal doon sa ano, mga treatment na na-receive nila against Raffy, treatment na na-receive nila from Raffy Tulfo. Ayun. So ngayon, they are very very vocal about it, which is good. Dapat lang naman, kasi talagang abusado talaga si Raffy Tulfo, as in sobrang niyang abusado. Diba? Hi, Sir Roy Maceda. Hello, hello. Sobrang niyang abusado. Ayun, kape tayo. Pagod ako kahapon. Number one siya sa rating ngayon, Madam for President. Sabi ni, pero alam mo, Yellow, tingin ko, well, not unless talaga ipupush ni, kasi yun ang chismis ngayon eh, si Tulfo daw ang ipupush ni ano, si Tulfo daw ang ipupush ni BBM, ng Administration for President, because they can't get any traction from, ano, any traction from Martin Romualdez. And I don't think they're going to push for Risa Ontiveros, kasi parang, di ba, parang sobrang weird naman kung ang ipupush nila si Risa Ontiveros. Raffy Tulfo is winnable. Mataas yung preference sa kanya ng mga voters. Maari siyang manalo. So yun. But in doing so, kailangan mas ma-answer muna yung issue on
yung kanyang qualification because he's a convicted felon. He's a convicted felon. Eh, meron siyang kuwaranto na nakapending ngayon sa Supreme Court. That the Supreme Court is not taking any action at the moment. So, yun. Clearly naman, pag ikaw ay na-convict ng, let's, sa kaso ni, ano, na libel, isa sa mga accessory penalties nun is that you are disqualified to run. To run for any public office. So, ibig sabihin, at the onset, dapat hindi tinanggap ni COMELEC yung kanyang certificate of candidacy. Dapat hindi siya pinanalo. Ganon. Now, I think we also need to call out the Supreme Court so that desisyonan na nila yung kaso ni Tulfo. Because, dahil tinutulugan nila yung kaso ni Raffy Tulfo sa Supreme Court, dahil hindi nila yan pinagdidesisyonan, is becoming an ano, you know, a pain in the ass to the Filipino people. Ang dami-dami yung mga pinaggagawa sa Senado na walang kakwenta-kwenta. Alam mo yun? So, if BBM is going to push for Raffy Tulfo, BBM is going to face a lot of legal backlash. And in order to save Tulfo, kailangan gamitin ni BBM yung power niya in order to strip down yung i-strip down niya yung i-really peel yung batas na nagdi-disqualify sa isang libel convicted na tao. O, di ba? Basta family ko, gagawa kami ng group campaign talaga for Sarah. Oo. I will say Yellow Slayer. Meron yung DDS, ano? Kaya pag sinabi niya, gagastosan niya yung kampanya ni Sarah. Gagastosan niya talaga. Diyos me, ayan. So yun. Tingin ko ha, tingin ko Yellow, talagang sobrang grabe yung kailangan gawin ni BBM in order to support Raffy Tulfo. Ayun. Kanina ka pa pulang. Kakastart pa lang, Green. Kakastart pa lang. Ayun. Pansin ninyo, Andrew E. never nagsuot ng pula. Hindi kasi si Andrew E., sinabi naman niya, di ba, na parang, sinabi naman talaga ni Andrew E. na yung reason kaya siya nasa campaign is because of Inday Sara. Kasi nakapangako siya sa mga Duterte na kung saan ang kampanya ng Duterte, doon siya. So talagang ano, si Andrew E. is not really, ano, no, hindi talaga siya connected sa, ano, sa Red at all. Although nag-perform siya dun sa isang parang pasalamat concert din yan. Pero syempre, diba, under the guise of Uni Team pa rin yun eh, diba? Hi, Day! Hello, hello! Hello! Ayun. So, yun. So, yun yung ano ko dun. Yun yung tingin ko, yun yung observation ko. If BBM is going to push for Raffy Tulfo as president, if he's going to push for Raffy Tulfo as president, he's going to spend a lot of political capital. Ang dami niyang susunugin na political capital para lang maipush si Raffy Tulfo. First is, kailangan niyang tanggalin yung disqualification. Kailangan niyang harapin lahat ng mga legal questions, including a case pending in the Supreme Court, para ano, para alam mo yon, kailangan niyang salagin yon yung mga legal questions na yan, na para eh nakakuwaranto yun eh, dapat eh hindi yan tinanggap na ano eh, hindi tinanggap COC niyan eh, ganyan. That's the argument of Attorney Libayan also eh, di ba? Ayun, so that's the first one. And then second, in order to save Raffy Tulfo for that, kailangan i-push ng bonggang-bongga ni Bongbong na i-repeal yung accessory penalty ng libel. Diba? So, ano, tatanggalin nyo ba yung ano? Tatanggalin nyo ba yung libel, yung accessory penalty? When you are convicted sa isang libel suit, you cannot run for any public office. Isa sa mga accessory penalties na yun. Hello, Arthur and Anna. Hello, hello. Di bali na hindi kayang ipaliwanag ni Sarah ang confidential fund sa
Sara pa din ako, sabi ni Sniper 123. Sniper 123, huwag kang magpanggap na Sara Duterte supporter ka. Sara already explained yung confidential fund na yan. So, huwag mo kaming ginagago. Amoy na amoy namin yung mga ganyang banat. Yung parang, di ba, na Sara ako, kineme-kineme. Hindi ka makasara. Hindi ka supportive sa causes ni Sara. Diyos ko po, huwag mo kaming tinatarantado dito. She explained it several times. You know, what she cannot do is to provide you a report because you are not authorized to see the report on how she spent the confidential fund. Ikaw naman, Sniper 123, ginagawa mong ano eh. Huwag mo kaming itulad sa'yo na eengot-engot. Diba? We know, Sara already submitted all the documentation for the confidential fund expenditure. She is required to submit a report to the Senate President, to the House Speaker, to the President, and to the Commission on Audit. So, four reports were already submitted. Eyes of the confidential fund unit ng COA, nakakita ng report niya. Ang presidente, nakakita ng report niya. Si Tambi, nakakita ng report niya. Si Smig Subiri, nakita yung report niya. Ikaw, hindi mo lang nakikita kasi hindi ka authorized to see it. Sarili mo ang pangalan at identity, hindi mo ma-reveal eh. Diba? So, alam nyo, yung mga, you know, ito kasi yung problem. And this is why you cannot beat yung mga tao who are aligned dun sa politics ni Duterte. Because Duterte's politics is really smart. Okay? Duterte's politics is really smart. So that is why you cannot really beat those people who are appreciative of the politics of the Dutertes. Kasi sila, marunong silang sumagot eh. Marunong silang maglimi ng mga issues. Hindi kagaya mo, Sniper 123, na parang, ay, di bali na, basta support ako. Kahit hindi siya nagre-report ako. Walang ganun, nag-EDS. Sa totoo lang. Kaya huwag mo kami tinatarantado na, kunwari, Duterte supporter. Guy. You are so stupid to be a Duterte supporter. You know, yung mga sumusuporta sa Duterte, sa mga politics ng Duterte, laging may hugot yan eh, kung bakit nila sinusuportahan yung mga Duterte. It is not as if it came out of the blue that, ay, ano, fan na kami, yung ganon. Walang ganon. In fact, there are a lot of people who do not really like the Dutertes, kasi nga, bargas yung matanda. Diba? Pagkatapos yung, anong kape mo ma... 3-in-1 lang to. 3-in-1 lang, naubos na yung aking ano, brood. Bargas yung matanda. And Sara is also a very, ano, no, very tough lady to deal with. I mean, talagang mabagsik rin magsalita si Inday. So, not everyone would like her. Ganon. So, and, you know, Duterte supporters would understand that. Yung mga tao na hindi rin sila feel and later on appreciate their kind of public service, they can appreciate the Dutertes simply because they are serving the people. Yung kanilang trabaho, yung kanilang mga polisiya, nagta-translate into a better, ano, no, into a better, into a positive impact dun sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ganun. Ayun. So, huwag mo kami niloloko yung para, eh, Duterte, supporter ka. Pero sige, kahit hindi na lang niya sabihin kung paano niya ginagastos yung confidential fund. You know, kasi at that point, mas pat ka talaga namin, ah, idiot to. Nagmamarunong sa politics pero walang alam. Ang swerte na taga Davao, kahit papano, continuity na din dahil sa mga Duterte. Oo. Ayun. So, ganun yan. So, hindi ka po pwede yung parang... ano, bubula-bula. Kasi ginawa na yan ng mga yellows before eh. Yung sabi nila, ah, binoto ko si Duterte noong 2016, kaso ngayon ayaw ko na sa kanya, kineme-kineme, ganyan-ganyan. May mga ganun din silang mga banat eh. Yung parang, they want to make it appear that an old Duterte supporter is now frustrated and exasperated sa ginagawa ng mga ni PRRD. Nung panahon ni PRRD ah, they would, ano, no, release a lot of trolls who are going to talk along that line. Ganyan.
trolls or yung mga personalities na overt, yung mga meron talaga mga face, meron mga ganyan. Ginawa na nila yan before and it did not work. It did not work. Ayun. Sabi ni Rolette Judilia, meron at tuloy pa din ang malasakit at tokhang. Sabi, ba't ka naiiyak? Ano? Hi, Alexa! Hello, hello, happy Sunday! Ayan, ang ating lady boss, Alexa, na parang, ano, hindi kita nakikita madalas as you used to, Alex. Mukhang na-busy na ang lady boss. Miss Joey, ano topic? Watch mo ba yung pagdoktor sa drug test ni BBM noong 2021? O, kakapanood ko lang. Yung vinlog ni ni Mother Dragon. O nga, mag-thank you lang ako kay Mother Dragon kasi lagi niya ako sino-shout out. Lagi niya ako sino-shout out. Ayun. So shout out to Mother D. Mother D, thank you for the shout out. Ayan. Hello Death Zone 2.0. Kung Duterte supporter ka, mananatili ka solid at di ka nadadala sa paninira ng kalaban, sabi ni Arthur Ana. Because you know that there is an explanation. And, you know, Dutertes are really known to respond dun sa mga issues na binabato sa kanila. Which is something, may ano nga dyan si Sas eh. Sabi ni Sas, you know, if you are going to face your critics head on, and you are able to handle your critics with your explanation. You offer a really reasonable explanation. Ganyan. You offer a reasonable explanation. If you're going to face your critics, parang, ay, bakit yung EJK, kineme, ganyan, ganyan, ganyan. Yung CPRRD kasi known siya na sinasagot niya talaga yan head on pagka natatanong siya sa mga ganyan bagay, ganyan, ganyan. He doesn't really mind. Tinaharap niya yung mga critics niya at sinasagot niya. And if you're going to do something like that, those people who believe in you would understand more where you are coming from, where ano yung rationale behind sa mga decisions mo, ganyan ganyan. And if you are going to answer satisfactorily, talagang mas tataas yung approval rating mo at saka trust rating mo, kasi you're not evading the issue eh, 'di ba? Proud Duterte loyalist from Baguio City, sabi ni Datsong. Diyos ko, wag naman si Tulfo, simpleng due process ng DA ng employee, di alam, gusto termination agad. Ako, Diyos ko po, grabe, ako talaga ayoko dyan kay Tulfo. Diyos, ever since the world began. Hindi ko nga alam kung bakit ano yun. Tapos yung mga nagsasabi na, buti po si Tulfo, maraming natutulungan. Taka, hindi kayo tinutulungan ni Tulfo, kinokontent niya kayo. Pinagkakitaan niya kayo. Tinutulungan niyo si Tulfo. Hindi kayo tinutulungan ni Tulfo. Diba? Raffy Tulfo became a billionaire because he's talking about you and your kabitan every day. Diba? Stories that are supposed to be settled privately and dealt with confidentiality, ganyan. Pinagkakitaan niyo kayo ng bonggam-bongga. Ayun. Sana ma-realize na nakararami na hindi naman talaga siya tumutulong sincerely. Sabi ni Tsuthi. Tama, yung iba even if meron ng evidence kung saan napupunta ang fans, hanap ng hanap pa rin buta, sabi ni Silito Sumumbot. Habang pinapahiya kayo ni Tulfo sa buong mundo, siya naman ay kumikita ng milyon-milyon. Hay nako, JD, hindi lang milyon-milyon, bilyon! You know, his income in YouTube as of 2023 amounted to 1. Plus something billion pesos. Bakit nagalit sa confidential? Bakit hindi nagagalit sa undisclosed fund ng Kongreso? Exactly! 'Di ba? Kaya ako hindi ako naniniwala dun sa mga tao na concern doon sa gastos ni Inday Sara, sa confidential fund ni Inday Sara na meron namang auditing measure. I mean, if there is something wrong with the funds, with how she spent the funds, hindi ba dapat ang unang-unang nagsasalita diyan ay ang presidente, ang Senate President at ang House of Representatives? Si Tambi nga na hinihimod-himod yung pwet ninyo, hindi naman kinakana si Inday Sara tungkol diyan sa confidential funds. Diba? Nagsalita ba siya doon sa questionable paggastos ng confidential fund?
Tulfo exploits Filipino. Sabi ni Yi, Tulfo exploits Filipino. Shame them publicly, exaggerates for views. Filipinos are being exploited and I agree. Gusto ko to si Ma'am Joey mag-explain straight to the point. Sabi ni Boss Harold TV. Sabi niya kay Boss Harold TV. Sabi ni Arthur Anna, ayan. Ayun. So, di ba? Tingnan niyo nabara agad yung ano, nabara agad yung troll kanina si Sniper 123. Lumayas na. Nagsipaglayasan na yung mga trolls. Ayun. Anyway, yun. So, parang, ano, no, ang tawag dito, concern na concern sila dun sa confidential funds ni Inday Sara na may proper reporting naman, sumunod naman sa rules at sa guideline ng pagre-report ng confidential funds, ganyan. Well, ano, mas hindi stringent yung audit process ng yung sa COA noong, ano, kasi special unit yung tumitingin dyan eh. While hindi siya katulad nung regular na audit report, I think it is compensated by the fact na required kang mag-submit ng report sa presidente, sa House Speaker, at saka sa Senate President, ba? Diba? It is compensated by, you know, different heads of our government institutions can really see how Inday Sara spent the money, okay? Vis-a-vis yung MOOE ng Kongreso at ng Senado na wala namang nakakaalam kung paano ginagastos. Kasi nga, pirma-pirma lang yung ginagawa dyan. Kung sakali mo maging president yan si Tulfo, kasi nga mukhang kumita kay milyonaryo, i-co-warranto na yan. Meron siyang co-warranto na pending as far as I know ha. Miss Joey, change schedule na po ba kayo ng live? Hindi sa fire kasi hindi ako nakapag-live kagabi. Kasi nga birthday nung nanay ko, so may party kaming bonggam-bongga sa bahay. Natapos yung party dun sa venue ng mga alas 8, alas 9. So mga pag-uwi sa bahay, syempre nag-inuman pa kami. Ayan yung jowa ko yung na-hangover. Ayun. Kasi syempre, kumpleto yung family, yung uwi yung mga kapatid ko, ganyan. So, dyan pa kami dito sa bahay. Hindi na ako nakapag-live kagabi. Ayun. Ano yun? Kung sakali mang maging presidente, ayun yung sinasabi ko kanina. Meron siyang, ang alam ko ha, meron siyang co-warranto na pending sa Supreme Court, which is hindi pa dinidesisyonan ngayon ng Supreme Court. Ayun. So, hindi mo lang nag-change ng live, na schedule ng live. Ano lang, nagkataon lang talaga na nakatulog ako at nagising ako na maaga. So, kaya ako yung nagkakape at naisip ko, ay, habang nagkakape, ay mag-live na nga rin ako. Ayan. So, yun lang naman. Ngayon, ang daming mga, may pinost si Attorney Trixie kahapon, nakita ko nga. And grabe yung ano, grabe yung may post din si ano, si retired military to, si Romeo Pocis. Sabi niya, there is fire brewing in the ranks. Soldiers, sailors, marines, airmen, policemen, officers and enlisted, from private to generals, active and retired, are up in arms against an arrogant and condescending Senator Raffy Tulfo. In his radio program, Senator Tulfo publicly humiliated Army PFC Raymond Canlog and repeatedly called him duwag ka for not responding to his questions on the air. The soldier requested that he reply to the senator later on the accusations of his girlfriend because he is currently in a combat operation against Muslim terrorists in Maguindanao. The senator did not like the alibi of the soldier and even ridiculed him by saying, duwag ka at baka kung makita ka ng kalaban, iiyak ka at tatakbo ka sa nanay mo. In that military operation, PFC Camlog, unmindful of the grave dangers, fought valiantly against the terrorist. He, however, succumbed to his wounds and offered his life protecting the country and people. Popularity has made Senator Tulfo claim self-importance. The sad reality, however, is that he became popular because he made the misery of the people his vehicle to become popular, earn billions, and catapult him to the Senate. Another
Tulfo Erwin also became controversial several years ago because he told then DSWD Secretary and retired Army Commanding General Bautista, magpakita ka sa akin at ingungungod ko ang mukha mo sa Inidoro, because he did not reply to his phone calls. Shaming people live on the air is the Tulfo brothers' way of pretending to be very important and powerful to look good to the ordinary people. Watch out! Strike two for the Tulfo. Sabi ni retired general Pokis. If I am correct me if I'm wrong. Ang alam ko retired general si retired colonel. Naku, importante pa naman yung mga rank sa mga I'm sorry sir ha, pero hindi ko po kasi alam. Pero yon, napakaganda po ng sinabi ninyo. Di mabura sa utak ko yung viral vid na debate ni Sen Pia at Tulfo. Bobo pero mayabang. Ayun. Noong namatay, sorry lang siya, okay na. Oo, pinahiya niya talaga yung sundalo. Ano yan, tawag dito, at that moment kasi, hindi lang yung si Private First Class Canlog yung pinahiya niya. Pinahiya niya basically yung uniformed men. Pagkatapos, hindi natin alam, no? Kasi, ano ba yung humiliation na ano na yun? Hala, reported na naman ako, hate speech daw. Reported na naman ako. Anong hate speech yung sinabi ko? Ito naman si TikTok, Diyos me. Masyado kayong OA. Ano naging hate speech itong live ko? Diyos ko, wala pa akong minumure. Ano ba yan? Ayun yung ano, asa na nga ako? So anyway, di yun na nga. Yung ganun-ganun ninyo, alam niyo sa totoo lang, marami naman talaga, isa sa mga ano, no, it's not only in the Philippines, but all over the world, there is really a very different psychology ng mga men in uniform. Iba talaga yung takbo ng utak niyan. And so, kaya nga meron yung mga military children. Inaano yan eh, yung meron talagang mga psychologist doon sa mga kampo, lalo na pagkasama ng mga military men yung kanilang pamilya, ganyan-ganyan. Kasama silang dinidebrief kapag kunwari may special na mission yung sundalo, ganyan. Kasi yung ugali ng isang sundalo is really very different. Yung attitude and behavior ng isang sundalo is very different from a normal citizen. Kasi they are subjected to pressure that no ordinary citizen can experience. Diba? Nalalagay sa alanganin ng buhay niya, nakikipagbarilan yan. They have to follow orders without question, especially if it's coming from a duly constituted authority. Alam mo yun, grabe yung disiplina, pressure, tapang na kailangan nilang exude in order to carry out their job. Now, in many situations, it resulted to PTSD, some dysfunctional behavior, ganyan-ganyan. Kaya di ba nababalitaan nyo, merong mga military na nananakit ng asawa, nambubugbog ng anak, ganyan-ganyan. Kasi nga, it could be a reason, it could be because, the reason being is, you know, they are subjected to different psychological pressures na hindi present dun sa ordinary citizen. So, hindi naman perfect yung mga military men eh. Hindi naman sila perfect. Meron talaga dyan na may sayad, alam mo yon, yung parang ano ba naman yan, yung nambubugbog ng asawa, nang babastos, or whatnot, ganyan-ganyan, yung mga nauuwi sa mga ganong situation. O ayan, kung sa sitwasyon na to, tinanggihan niyang pakasalan yung girlfriend niya. But we do not really know the exact story kasi hindi naman nakapag-explain si private first class Canlog, ganyan. But what I'm saying here is that while they may be a different kind of person when they behave in a civilian world, sabihin na natin na merong mga saltik yung iba dyan or whatnot, let us not forget that these people are different kind of breeds. Diba? Grabe yung kanilang mga pressure at hirap at sakripisyo na kailangang ibigay para lang ma-carry out nila yung trabaho nila. They are
not ordinary people. 'Di ba? So we should not view them like, for example, ayun, hindi niya pinakasalan yung girlfriend niya. Let us not view them na parang, "Hoy, ikaw dapat pinakasalan, kineme, ganyan ganyan." I mean, let us ano no, let us be kinder here, 'di ba? Let us be kinder here. They are highly stressed, especially in operations, sabi ni Pedro. I know, 'di ba? I know. Meron akong mga ano no, meron akong mga fraternity brothers na ano, yung alam mo 'yon, yung pag naka-graduate ka na, meron kang degree or meron kang lisensya, 'di ba, you can apply as a reserve ng military. Like for example, doktor ka and then you can apply for AFP position. Pagkas parang magiging captain kaya ata noon kapag ka lawyer ka or doktor ka, tapos pumasa ka dun sa ano. So meron akong brad na doktor na medic siya. So sumasama talaga siya sa mga operations, sa mga barilan and what not. Because that's his role, na gamutin yung mga ano. Eh, grabe yung ano, alam mo pag nagkukwento siya, hindi siya yung humahawak na, you know, his role is really to tend for the injured soldiers. But, pero yung toil dun sa ano niya, yung toil dun sa psyche niya, talagang, you know, it's a wound na mas masakit at mas malalim kaysa sa physical wound. Ganon. So we should be kinder to our men in uniform. You know, they are sacrificing a lot in order for you to stay home and enjoy life and drink without ano no, without fear, till your heart's content, 'di ba? Para makapambabae ka, makapagano ka, magawa mo lahat ng kaletsihan mo sa buhay nang hindi ka natatakot na susugurin ka ng mga terorista. 'Di ba? Ganun. Let us not forget that. Miss Joey, sa tingin mo mahuli ba si Pastor Kibbs? Hindi ko pa napapakinggan yung, 'di ba, meron siyang ano, statement. Tapos parang meron ako mga info card na nababasa that meron raw siya mga conditions, ganyan-ganyan. Ako katingin ko kasi ano eh, hindi lalabas si Pastor Kibuloy kasi masyado nang fuck up yung sitwasyon. Meron silang ano, may medyo maiba na yung sitwasyon ni ano, ni... Iba na yung sitwasyon ni Pastor Kibuloy. I don't think he's going to surrender. So, magiging officially fugitive na siya. Naalala ko yung kadebate ko, yung sabi ganun, bakit niyo pinagtatanggol ang ano, fugitive, ganyan-ganyan. And nung time na nag-uusap kami, di ba naman siya fugitive noon? O, ngayon, may warrant of arrest siya. I think there is certain period for him, for Pastor Kibuloy to respond to the warrant of arrest at the moment that it came known to him. Ganon. So, at the time na mag-expire yon, dun siya magiging officially fugitive. Ayun. So, I think ngayon, fugitive na yata siya. Parang 3 days lang yata yan eh. From the time na na-serve siya, dapat mag-respond siya dun. So, yun. Grabe, ang ganda nitong Dior bag na to. $2,000 ang ulo. Ah, meron ng ano, meron ng presyo yung ulo ni Pastor. Ayun. So, yun. Go. Ano nga yung sabi ni Pastor Kibuloy kasi? GDM. So, tingin ko hindi siya ano, hindi siya mag basta-basta susuko. Eto, Kingdom of Jesus Christ, sabi sa Global Daily Mirror. Kingdom of Jesus Christ founder and SMNI honorary chairperson, Pastor Apollo C. Kibuloy, said he is willing to show up to face charges that were filed against him if his conditions are met by President Bongbong Marcos, Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, the Department of Justice and law enforcement agencies. The embattled religious leader made these demands in an audio message streamed on SMNI. April, ayan.
and formed Tracker's team to find the televangelist. Ayan. Kibuloy is also as the subject of Senate arrest for his refusal to appear before its panel and connection with... Okay. Ito yung sinabi ni Pastor Kibuloy. Gusto niyo akong lumitaw para harapin ang lahat na ito. Ito po ang kondisyon ko. Bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Rimulya. Written po yan, ha? Written. He said, referring to his US cases, where he had been placed under FBI's wanted list. He is demanding the same written guarantees from newly installed PNP Chief Police Major General Romel Francisco Marbil and the heads of the National Bureau of Investigation and Criminal Investigation and Detection Group. He is alleging that the Americans will pick him up through extraordinary rendition once he appears before Filipino authorities. Second, Kibuloy wants Ontiveros to stop her bogus hearings. Si Ontiveros dyan sa Senado, ihinto mo ang iyong moro-moro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang mag-arte-arte pa dyan sa Senado, ang dami mong arte. He assured concerned parties that he will present himself if his conditions are granted. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Ah, okay. Ano ha, to be fair, I think yung demand niya na to ensure that the Americans are not going to meddle, it's a fair demand. It's a fair demand. Yun nga lang, ngayon, fugitive siya yung status niya. And sasabihin naman ng iba dyan, wala kang karapatan na mag-lay down ng conditions. And which I can understand, no, na syempre, if we're going to look at it dun sa theoretical level na... Eh, no one is above the law. Hindi ka pwedeng mag-demand. If you are, ano, you have to follow the procedure and whatnot. Ang problem kasi dito kay Pastor Kibuloy, highly politicized yung kaso niya. Ganun. Kaya ako ina-expect ko na talaga na mag-fugitive siya eh. Ayun. And I can't blame him kasi obvious naman talaga na pinuliti ka siya ng bonggam-bongga. They want to destroy Duterte's through Pastor Kibuloy. Pinuliti ka talaga siya ng bonggam-bongga. Ngayon, I think yung demand niya na, ano, yung demand niya na, anuhin niyo yan, make sure na hindi makikialam yung Amerika, yung magaling-ganan. I think it's a fair, ano, it's a fair, kasi, ako, I personally think that it is the America's, it is the US wishes. Nagurgurin si Pastor Kibuloy ng bonggam-bongga. Why? Because his media organization is gaining traction and becoming very, very influential. Eh, ayaw ng mga kanunang ganun. Diba? Tsaka huwag tayong magaguhan. Eh, tangina yung Amerika, ganun rin naman sila sa US. Yung mga media nila doon, kapag ka hindi nila hawak sa bayag, you know, ginugurgur din nila. Diba? Ayun. So yun. I expect him to ano, to do something like this. Unfortunately, we had come to this point. At hindi rin maganda yun. Hindi rin maganda na ganun nga no na. Ay teka, meron dumating yung may papakita ko sa inyo lang. Gusto lang ano. Gusto lang i-share. Mahilig kasi ako sa mga earrings na mga kakaiba, ganyan. Mahilig ako sa mga kakaibang earrings, ayan. So, meron akong earrings na nakita na zebrang nagandahan talaga ako. Ayan, ang cute, no? I-share ko lang sa inyo. Kasi ang bigat, leche. Na-late siya ng dating kasi dapat itong earrings na to ay ano para sa party kagabi. Ayan. Ang ganda, no? No? Ang ganda, diba? Promote mo yung e-store mo, sabi ni Pedro. Wala akong ano tawag dito. Hindi gumagana yung online store ko ngayon.
at saka mga masasaranay. Grabe, alam niyo meron ng mga withholding taxes yung mga online platforms. Diyos ko, nakakaloka. Medyo nagka-crackdown ngayon yung mga local government sa mga maliliit na mga enterprises dito sa amin. Pinapasara nila kapag walang business permit, ganyan-ganyan. Eh sa akin naman, okay naman yun. Okay naman yun kasi parang dapat naman talaga nag-aano ka, nagko-comply ka doon sa mga ganong klaseng bagay. Kasi kung naawa ko, kasi pinagsasara nila yung mga maliliit na tindahan talaga, po siya mga binibenta lang, itlog, ganyan. Hindi, syempre parang, syempre di ba parang, ano, sobrang liit lang nung kita nila, sobrang liit lang nung puhunan nila, tapos magkano yun. Diba ang ganda, Diyos me! Oh, ang ganda-ganda, oh! Need mo taxes, ate, para gawin premyo sa loto. True. Mahilig ako sa mga ganito-ganito. Ayan. Nung college pa lang ako, mahilig ako sa mga dangling-dangling na ganyan. Oh. Oh, diba? Diba? Ganda talaga ng pink, no? Sa medyo tan na ano. Pero clue sa barangay Tanod, ate. Ayan. O sige, since konti lang naman tayo this morning, magbibigay ako ng clue dun sa barangay Tanod. Yung barangay Tanod na sinasabi ko, siya ay napakatapang na barangay Tanod. At itong barangay Tanod na to ay kinukonsider ko na don't look up guy. Bagay pink sa inyo, Miss Joy. Oo nga eh. gusto ko rin talaga ng pink kasi nga lang nung election, ayo, nag-iiwas ako sa pink, ayan. Si Hi Jing. Sabi ni Attorney Trixie, mukhang credible yung document na nilabas ni Maharlika. For me, the credibility of the PIDEA documents lie with the person who prepared it. Okay, makinig kayo kay Jing. Yung credibility ng PIDEA documents lies with the person who prepared it. Ayan, ganon. So ngayon, eto no, yung barangay Tanod na sinasabi ko sa inyo, for me, don't look up guy siya nung panahon niya. Marami siya masyadong nakita at sinasabi niya, ito, walang nakinig sa kanya. Walang nakinig sa kanya. Dami ko na share sa GC guys. Ang daming gusto sumali dun sa GC na yun. Kayo na bahala mag-chem. Hindi kasi ko admin nun eh. Diyos ko po yung GC na yun. Yung hindi mo pera yan GC. Diyos ko. Walang natutulog dun. Napakagulo dun. Napakadaming padaldal dun. As in. Kung gusto makapagkwentuhan, pumasok kayo. Ayun. Tip replay, watching from Taiwan. Kaya pala wala sa YouTube, sabi ni Taro. Hindi, ano, tawag dito kagabi, hindi talaga ako naka-live kasi nga birthday ng nanay ko. 3 times ko ni-replay yung YT live niyo, di ko pa din guess pa ni Sapphire. Eto. Ako naniniwala ako na yung documents na nilabas ni Maharlika ay totoo. Simply because kilala ko na kung sino yung nag-prepare nung PIDEA reports. Simply because I already know who prepared the PIDEA reports. Ayun. So ngayon, yung matapang na sinasabi ko sa inyo na barangay Tanod, he's like a don't look up guy. Ang dami niyang in-incriminate na mga malalaking nila lang noong kasikatan ng kanyang Tanod career. Ayan. Ayun. So, like I said, walang kwenta yung document na pinresent ni Maharlika kung ang nag-prepare ng dokumento ay walang kwenta.
Eh, kaso yung nag-prepare ng dokumento ay may kwentang malala. As in, meron siyang, you know, huge track record to prove it. So, ayun. Dating whistleblower ba ito? You can look at the ano, tingnan niyo yung nangyari nung 2012-2013. Sino yung maingay nung mga panahon na yun? Sino yung maingay nung mga panahon na yun? So, yung resibong pinagkakaguluhan natin ngayon is related to that barangay tanod. Sabi ko sa inyo nung nalaman ko, napapuputang ina talaga ako as in. And hindi ko kailangang magmadali, no, para i-reveal siya. I think time will reveal it. Ganun. Sana safe siya, sabi ni Jean. Kung napanood niyo yung live namin ni Sas, ang sabi ko nga dyan is that I think this guy has so much incriminating evidence that because ang dami niyang mga tinanim na bomba everywhere, he was able to negotiate for his life. Na parang, o sige, pag ako tinagibumbum ninyo, puputok yung mga bomba ko. Ganyan. Okay? Puputok ang mga bomba ko. Ewan ko, speculation ko lang yan, ha? Pero tingin ko ganun eh. Kasi parang ako natataka rin ako, tangina, ba't buhay pa to? Diba? Ba't buhay pa tong taong to? Ganyan. So, maaari na baka siya ay, yun nga, marami siyang hawak. Pagkatapos, na-i-plant niya na ng maayos yung mga naiwan niya. Na in case siya ay mamamatay sa isang kadahilan ng hindi normal, let's say namatay siya with yung in-ambush or whatnot, ganyan-ganyan, then, ma-activate yung mga bomba niya. So, that is why, buhay pa rin si kuya, si ate, kuya ate. Ayan. Buhay pa rin sila. So, ngayon, buhay pa rin siya. So, ngayon, I think yun talaga yung reason kung bakit nandiyan pa siya. And, alam nyo ba, up until recently, ginugurgur pa rin siya. At sa ganitong paraan nila ginugurgur itong tanod na to. Pinagkakasuhan nila ng kung ano-ano. And I think the reason for that is because they want him to be at arm's length. Ganon. They want him to be at arm's length. So that is why. Ayun. Ayokong i-search, baka malaman natin and it could be detrimental for his or her safety, sabi ni Yi. Actually, yun talaga yung and I think that's also the reason why Mother Dragon withhold that information. Kasi it's really, really dangerous. Ayun. Ayun. Well, I think kasi nga itong barangay tanod na to, since tanod naman siya, eh talagang may galing talaga to. May galing talaga tong itong barangay tanod. Kakaibang galing daw talaga yan. At matalino. Ayan ba nag... Sabi ni Pedro. Ayan ba ang nagping girl pointing person? Nung nag-live kami ni Sas,
ano tawag dito, sabi niya na kung kailangan pa, kung sasabihin man natin to, dapat mahihirapan sila mag-decipher kung paano, kasi sobrang, it's too dangerous. Ayun. Hi, Kuya Moko. Hi, Uncle Ayan. May nag-interest nga sa kanya, international reporter. Nag-interview siya. Masyado ka na maraming nalalaman. Ging! Masyado ka na maraming nalalaman. Ging! Manahimik ka! Manahimik ka, Ging! Sharap na ako. Masyado ka ng maraming alam, Ging! Kailangan mo nang patahimikin! Ayun. Tahimik na lang gurguan niya. Ayun. Anyway, yun na nga. So, yun. Parang feeling ko kailangan ko na mag-end live. Ayun. Oh, anyway, ayan, ang tawag dito, mag-o-open na ulit ako ng mga t-shirt delivery. Guys, strictly 2 t-shirt lang sa isang ano ha. Pagkatapos, kung gusto ninyo naman na, kunwari, bibigyan nyo yung asawa ninyo or yung anak ninyo ng t-shirt, ganyan-ganyan, sabihin nyo naman sa mga pagbibigyan ninyo, i-follow yung ano ko, i-follow yung aking YouTube, Facebook, at TikTok account. Aangat ka na sa gurgur list ni Galema Ate Jo. Umangat na nga daw. Kasi wala naman siyang mapapala sa akin kung gugurgurin niya ako. Wala siyang mahihita. Anong size meron? Ang tawag dito, small to 3XL. Ayan. Unfortunately, wala po tayong extra small. Wala po tayong size na pang duwende. Alam ko po na swerte ang ating mga kaibigang duwende. Pero, ayun, hindi ako nakakuha sa supplier. Wala silang available ng extra small. Ayun, paano maka-avail, Miss Jo? I-message nyo lang ako dun sa Facebook account ko. Guys, dun sa Facebook account, ha? Dun sa Joie de Vivre ko na Facebook account. Ayan din yon, Joie de Vivre na Facebook account. I-message nyo ako dun. Nakikita ko naman pag minessage nyo ako dun sa personal account ko. Yun nga lang kasi, hindi ko kasi, pag dun kayo nag-message, lahat kasi ng listahan ko nandun sa ano, Joie de Vivre. Malaki yung chance na makakalimutan ko kayo pagka sa personal Facebook account ko kayo nag-message. Ayun. So dun kayo mag-message, pay shipping only. Pagka nagbayad kayo ng shipping, definitely masasama kayo sa next shipping date. Ayan. Yun lang, wag niyo akong hagarden sa ano, ma'am, send niyo. Wag niyo akong hagarden kasi mahirap mag-prepare, mga bakla. Ayan, I have to do everything manually. Ayan, mukhang tama yung address ng artista doon sa binanggit ni Marlica based dun sa OG. Ayun. Medium. Yes, marami tayong medium, marami tayong large. Ayan, marami tayong sizes. Ayan, so, go. Ayun. Ano ba binibenta mo? Hindi ko po yun binibenta, pinapamigay ko po yun, t-shirt. Yung hindi mo pera yan, t-shirt. Ayan, teka, papakita ko sa inyo. Hindi mo pera yan, t-shirt. Ayan. Ito. Hindi mo pera yan, t-shirt. So basically, ang hashtag hindi mo pera yan is a movement of concerned Filipino citizens calling for transparency sa paggastos ng MOOE at iba pang kaperahan sa House of Representatives at sa Senado. Bakit po? Kasi ang paggastos ng Kongreso at ng Senado sa bilyong-bilyong budget ng MOOE ay liquidation via certification only. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi natin alam, wala silang resibo kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Bilyon-bilyon to. Okay? Bilyon-bilyon to. So we need to inform everyone, all Filipinos from all corners of our country,
to call out the Senate and the House of Representatives to change their rules when it comes to auditing their expenses, especially the MOOE. Ayan. Paano po mag-order? Mag-message lang po kayo sa Facebook page ko. Bibigyan ko kayo ng instruction on how to send your GCash payment for the shipping fee. Ayan. So, hindi ko po yung binabenta. Babayaran nyo ako ng shipping fee kasi isi-ship ko yan. So, yung shipping fee na yon hindi rin sa akin mapupunta yon. Mapupunta rin yun sa pagpapaship ko ng t-shirt. And it is possible for me to send all t-shirts because of some followers and viewers who are very, very engaged in this movement. So, meron tayong mga kaibigang, mga ano, no, grabe rin mga aktivista na ano, no, na yung, who are very, very passionate for the cause. So, yung marami sa kanila nag-donate ng t-shirt, ganyan, para makapag-print ako ng marami at para makapagpamigay tayo. Ayan, ganun. So, yun. So, hanggat meron, hanggat kaya ko at hanggat meron tayong t-shirt fund, magkukontinue akong mag-print nito. Ayan. Wala ako GCash, sabi ni Prof. Canor. Nako, maghanap po kayo ng paraan kasi GCash lang talaga yung way ko ng ano, ng payment. Pwede naman kayo sa ano, 7-Eleven. Pumunta kayo ng 7-Eleven, tas doon kayo mag-GCash, pambayad. Unite tayo sa baga nito if you want to make a statement and hopefully be heard, sabi ni Yi 2022. Correct! Kasi, ang problema kasi, itong liquidation via certification na to, ginawa nilang legal. Ginawa nilang legal. Yun yung problem dito. So, what we want them to do is to change the rules. They have to change the rules because it's not right. Diba? Pera natin yun eh. Pagkas ano ginagawa nila, tangina, oh, ayan, ayudahan 2,000. Every time na magpapamudmud ng pera, nandyan yung mukha ng Congress, nandyan yung mukha ng senador. Diba? It's not right. Eh, buti ba sana kung magpamigay sila ng ayuda, eh, mahusay, matino, at talagang ano, eh, hindi eh. Kung magpamigay sila ng kung ano-ano, pag, sa ayuda, ano to, no, sa ayuda aspekto, ha, talagang ano, talagang bilihan ng boto, ganyan. Ngayon, kung hindi naman sila magpapamigay ng ayuda, dahil nga liquidation via certification lang yan, hindi natin alam, bumili na ng ganito, bumili na ng luxury car, bumili na ng Hermes para sa kabit nila, yung mga ganyan, di ba? And we do not know, because all they need to do is to sign a certification saying that they spent the money in the exercise of their legislative function as a congressman or as a senator. Diba? Kaya itong mga confidential fund na mga warriors na to, tanginan yung lahat. Concern na concern kayo sa 125 million ni Inday Sara, hindi kayo concern sa bilyong-bilyong perang walang resibo, putang ina nyo. Diba? Huwag nyo akong pinipeke dyan sa mga ano ninyo. Huwag nyo akong pinipeke-peke dyan sa mga concern sa public funds ninyo, kunwari. Diba? Sa 2023 na ano, 2023 na budget, 18 billion yung MOOE budget. You're not batting your lashes. 'Di ba? Wala kayong angal doon. Hindi 'yon na-audit ng katulad ng usual na pag-audit. Tapos yung confidential fund ni Inday Sara, gigil na gigil kayong mga putang ina nyo. Ulul. 'Di ba? Ayun, Miss Jo, yung may 888 member sa FB po. Need to change that stupid only certification, sabi ni Charlene Yabs. Sabi ni Ma'am Charlene, tayo ay pinagloloko nitong mga politikong correct, ayan. Ang sakit, Ma'am Joey. Oo, talaga saktan natin yung mga yan. 'Di ba? Saktan natin sila sa pamamagitan ng boto natin at sa pamamagitan ng boses natin to, you know, for them to really do the good thing. 'Di ba? Ayun. So anyway, bago pa ma-ban ako ulit, ako ay mag-e-end live na dahil ang dami ng report na tong live na to. I'm going to to go live later this evening. Ayan. Medyo late na, pero definitely magla-live ako ngayong gabi. Ayan, so bumawi lang ako ngayong umaga dahil wala tayong live kagabi. And i-upload ko to sa YouTube as soon as ma-download ko siya. O siya, sige, natulog na tayo, sige, no. Sige, hindi na
nagsalita. Ayan. Oho siya. Sige. I-PM nyo na lang si Ging kung gusto nyong malaman ng mga bagay-bagay. Okay. Bye-bye. See you next time.